were of one mind and one heart. The believers were one in mind and heart. Walang nag-ari sa kanila ng kanilang ari-arian na parang sa kanila. Hindi sila natatakot migay sapagkat alam nilang bawat ibinibigay nila sa mga alagad ay bumabalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen? A man or a woman that is full of grace becomes, ano yun? Ha? Mapagbigay. Hindi, yung dating tikom na kamay, nagiging bukas palad. At yung bukas palad naman, yung pagwala ng laman, yung fake na kwintas, papalitan ng ginto ng Panginoon. Naintindihan niyo ba yung kwento ni Brother Ray Vargas? Hindi kami nag-usap, hindi ko alam kung yung kwento, pinakinggan ko lang. Kako, tama ang kwentong ito. Maraming taong hindi tumatanggap ng tunay na biyaya ng Diyos dahil marami silang pinanghahawakan na hindi naman kanila. Fake ang karamihan sa atin. Fake na pananampalataya. Fake na pagkakaloob. Fake na pagpupuri sa Diyos. Ang isang fake na Kristiyano hindi marunong sumunod sa utos ng Diyos. Hindi marunong sumunod sa patakaran ng gawain. Amen ba? Hindi ko galit. Mahal ko kayo. Ibig ko kayong puspusin ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya masakit man sa kalooban nyo ang patakaran, sundin nyo. Makikita nyo, the amazing of God, grace of God will be poured upon you. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasa kamay nyo. Sa lahat na nakikinig ngayon, na hindi makarating at ayaw nilang dumating sapagkat nalalayuan, magastos sa pamasahe, matrafik, maaga na kong matapos, matagal pa kong magsalita si Brother Mike, pag ako matagal magsalita, puspos tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Huwag niyong sasabihin yun. Sasabihin niyo lang, babalik ako sa Sabado. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin yun. Thank you.
Panginoon. Tasa kamay niyo, tasa kamay niyo. Alam mo dito sa kinatatayuan ko, nakikita ko yung mga umuuwi na. Ha? Nauuna sila. Pero tatandaan niyo, yung mga unang lumabas noon, mahuli sila. Bakit? Yung sasakyan nila, naharangan ng iba. Amen ba? Kaya sabay-sabay tayo. Simulan at taposin ang gawain kung ibig niyong pagpalain. Amen? Huwag kayong matatakot na mawawala ng sasakyan. Bibigyan kayo ng inyong sasakyan. Be bold. Be bold when it comes to faith. Be bold when it comes to doing good. But before you can do good, your prayer request should be you be filled with grace of God. Nasa kamay niyo. Without the grace of God, we cannot forgive our enemies. We cannot give our own selves to others. We cannot give away what we have. We cannot leave our homes, our comfort zones, without the grace of God. So it's my prayer that each one of you present here at Ambel City, or those listening on radio and television, on the internet, you listen to this. God wants us to be full of grace. Not only for our own good, but for the good of everyone. Ako'y naniniwalang pagpasok ng bagong taon, walang kakapusin sa inyong lahat. Walang magdarahok. Walang magkukulang. Sapagkat yung kayamanang hindi natin pinaghirapan, ibibigay sa atin ang Panginoon. Amen ba? Sa isang kondisyon, magkaisa tayo ng isipan at kalooban. Nasambahin ang ating Diyos. Nasimulan at taposin ang bawat gawain. Ang ating official time pasimula ng gawain, ang banal na misa, which is 5:30. You can come later doon sa mga patutuon, preparation, but be sure you are here on time before the start of the Mass until the final blessing from the healing message. Kung tatapusin nyo, tasa kamay nyo, kung tatapusin nyo lang ang mabuting balita na pinapahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ng inyong punong lingkod, walang uuwing may sakit. Walang uuwing walang sasakyan. Walang uuwing walang pambayad sa utang. At higit sa lahat, hindi na kayo mangungutang. Kayo pa ang magpapahutang. Amen ba? Okay. Sino ang gustong mag-asawa? Sino ang gustong magkaanak? Nasa kamay. Huwag niyong sasabihin na 80 ka na, di ka na magkakaanak. Lahat na nagtataas kamay ngayon, pagpasok ng bagong taon, magkakaanak. On condition, may asawa ka. Ano ang nauna? Anak o asawa? So, bago ka mag-anak, mag-asawa ka muna. Amen ba?
Okay, tas ang kamay, tas ang kamay. Kaisa ka ba kayo sa isipan at damdamin? Habang kayo ay nakikinig, ako'y naniniwalang lahat na nakikinig at tumatanggap ng kanyang naririnig, magkakaroon tayo ng one mind, one heart. Isang isipan, isang kalooban. Amen ba? At pag nagkaganon, wala tayong hihingin na hindi ibubuhos ng Diyos sa atin. Okay. Asa kamay. Asa kamay. Yung muna sa labas, tingnan yun sa screen. Susundan ng camera ang aking kamay. Pagtabong ko sa inyo, ito ang sisigaw nyo, I am full of grace. Ulitin nyo nga. Ang sinabi nyo, full of grace kayo, magagawa nyo lahat na pinagagawa ng Diyos. Magagawa nyo limutin ang nakaraan. Magagawa nyo bitawan ang dapat bitawan. At magagawa nyo tanggapin ang dapat tanggapin. Ito ang aking kahilingan pasalubong sa inyo. Tatanggap kayo ng kagalingan ngayon. Tatanggap kayo ng pamaskong hostong takal siksik. Isa lang isisigaw nyo, I am full of grace. Tutuanin nyo yan, ha? Pag sinabing full of grace, kasama nyo ang Diyos. Like Mary. Ang sasabihin nyo lang, pag may naririnig kayo sa healing message, tularan natin si Mary, may it happen to me according to your word. Mangyari sa akin ang sinasabi ng Diyos sa bibig ni Brother Mike. Kaya, marami kong sinabi ngayong gabi. Pipili lang kayo doon kung ano ang inyong ibig iuwi. Pero para madala nyo lahat na hindi nyo hiningi at hindi nyo naisip, isa lang isisigaw nyo, I am full of grace. Ulitin nga. Sigawan nyo. Are you ready? Pagpalain kayo ng Panginoon.